Hey, mga ka-istorya. Take check. March 18, 2024. Please check your calendar. Yahoo! Long weekend is waving. Mga ka-istorya, malapit na naman ang Semana Santa. So, for my previous episode, I presented some tips for your visita iglesia guide. At syempre, dahil marami din naman sa atin na after natin magnilay-nilay, Sabado de Gloria will indeed be full of gloria dahil karamihan sa atin ay may mga family reunions, beach parties and all. So, almost everyone ay nag-iisip kung saan pupunta para makapag-relaxed. Siyempre, it will gonna be a long weekend. So, best time to recharge. But wait, ngunit datapwat sa balit, paano tayo makakapag-relax kung sa biyahe pa lang, ubos na ang ating oras sa traffic? Agoy! Kaya, for this episode, ating tatalakayin ang mga paraan kung paano natin ma-spend ang ating long weekend vacation na less stress. Ang ating minimithing outing na less hassle. Less people around. Ay, mali. I mean, yung nakakanguya ka pa rin. Eh, layan, napakaraming kut-kutin. So, paano nga ba? Siyempre, let's plan to achieve that relaxing adventure. Mga ka-istorya, andito po tayo ngayon sa Zambales. Dahil actually may bibisitahin po kami. Maghahanap na rin tayo ng kut-kutin para may kinunguya tayo habang nakikipagmarites sa ating pupuntaan. At siyempre, dahil nandito na rin kami, para na rin makalanghap ng sariwang hangin, ibinubuga ng kalikasan at pakinggan ang musikang isinisigaw ng karagatan. Bago po tayo magpatuloy at kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe by clicking the subscribe button na makikita sa extreme lower part bago po ang comment section. And please paki-like and share na din para mas madami pang makapanood ng ating video. At ganun din para mas maraming videos pa ang ating ma-share sa inyo. Maraming salamat po. Naalala ko lang, long weekend is waving. So, ang sarap mag-beach, di ba? Rejuvenating. Ika nga sa wikang Ingles. Kaya, syempre, di natin palalampasin ang pagkakataong makakita ng posibleng maging hideout natin para sa ating long weekend. Well, just a reminder po ha, mine are just practical tips. Yung tipong pangmaramihang bakasyon, kumbaga. Siyempre, iba yung pang honeymoon or pang kadal-kadal. Hey, di ba? Agoy, agoy! So, this area is not too crowded, not too noisy. For now, ewan ko lang sa pag-super peak season. Hindi ko alam. Kasi first time ko dito. Well, medyo nakikita naman natin na di pag-aanong develop at malinis ang kapaligiran at ang dagat. Sabi nga ng karamihan, ito ay isang perfect getaway na kung saan ang araw, dagat at buhangin ay nagsama-sama para sa ating unforgettable experience.
So mga kahistorya, andito tayo ngayon sa San Felipe, dito nga sa probinsya ng Zambales. Ang Zambales ay halos 4 hours and 55 minutes if manggagaling po tayo ng Manila via Olongapo. Considered as the second largest province in the central Luzon, which shares common boundaries with Pangasinan on the north, Tarlac and Pampanga on the east, and Bataan on the south. Masa daw? Nahilo ko. Well, a bit of history, mga ka-istorya. According to my research, ang probinsya ng Zambales was formally organized in 1572. Originally included the towns of Alaminos, Bulinao, San Isidro, Infanta, Anda, Bani, and Agno, which now belongs to Pangasinan. Zambales comprises of 13 municipalities at isang highly urbanized city. Ang northern part ng province typically comprises of Santa Cruz, Candelaria, Masinloc, and Palawig. The locally known as Panatag Shoal or Bajo de Masinloc, ang Panatag Shoal or the Scarborough Shoal, a Philippine claim territory, is a designated part of the province and designated under Masinloc municipalities. Ito po yung alam na alam natin at lagi nating naririnig na Scarborough Shoal. So for now, iikot muna tayo mga ka-istorya. Let's see what we can have here para makaisip tayo ng mga plans natin sa pagbalik natin dito. So let's get some tips and hints saan mas maganda at syempre saan mura pero sulit. Kaya tara, samahan nyo. So for now, iikot muna tayo mga ka-istorya. Let's see what we can have here para makaisip tayo ng mga plans natin sa pagbalik natin dito. So let's get some tips and hints saan mas maganda at syempre saan mura pero sulit. Kaya tara, samahan nyo. So tip number 1, magplano. So mga ka-istorya, medyo magtanong-tanong tayo kung saan maganda, get tips sa mga kakilala, sa baka mayroon ng nakarating sa isang lugar na yon, gano'n. And konting research naman din. Better get at least 3 para meron tayong mga options. So, ay, first na tinina namin is 3. Kaso nga lang, yung date na pinili namin is fully booked na pala. So, we'll try another location. At isa nga sa napagtanungan namin o napag-inquire namin, ito ngang JGJ Beach Resort. So, let's see kung anong meron dito. So yan, medyo malawak yung area at naabutan natin sila na naglilinis pa kasi kacha-check out lang daw po ng guest nila. And ayun, sabi niya is libutin na lang muna ang area para makita natin. So thanks ate. So mga ka-istorya, nabanggit ko nga kanina na andito kami sa Municipality of San Felipe sa Zambales at medyo may unting kalayuan lang for our case ha, pero okay naman for us because it actually suits our requirements sa paghahanap ng location for our outing or family reunion.
Kaya napaka-importante talagang maplano natin ang ating mga ikikilos or mga planned travels or ano or outings, ha? And syempre, bago nga kami nagpunta dito, nag-check na rin ako or kami sa mga social media na hello ate, isang kaway naman dyan. Uno, mga locations to visit. Kaso, as of last month pa, actually iba 2 months ago pa, 5 out of 10 or 8 out of 10 na na-check namin or napagtanungan namin is full house na or fully booked. Actually mga ka-istorya, as per dun sa caretaker, this venue can accommodate 100 guests. Nakita natin yung menu nila, okay na okay ang presyo. At syempre, lagi ko nga sinasabi, ang presyo nagbabago-bago yan. Depende sa raw materials, depende sa panahon. Okay? So ayan, napakalawak ng area. Malalaki ang mga rooms at may sala pa. Malinis, okay? Safe na safe kasi very exclusive ang datingan ng transient house na ito. And this complies with my number 2. Safety first. Yun na nga mga ka-istorya, sa paghahanap natin ng options. Abay, huwag natin kalilimutan ang pinaka or isa sa pinaka-importante sa bawat lugar natin pupuntahan. Ang safety. Lalong-lalo na para sa mga bata na kasama natin. Mahalagang maintindihan nila ang mga do's and don'ts sa bawat lugar na pupuntahan for everyone's safety at masayang bakasyon. And so, for our next stop, Samba Blue Water Resort na makikita naman dito sa RH6 National Highway, Lower Calaklan, Olongapo City. So let's see what features they have in here. So, ayan, guys, napakaraming options. Napakaraming water activities and napakaganda din naman ang lugar na to. Pasensya na, medyo ginabi kami, napatagal ang balitaan sa aming pinuntahan. So tara, ikutin muna natin. So mga ka-istorya, habang tayo ay umiikot, balikan natin ang ating topic tips. Pakatutukan at pakabantayan ang mga bata, lalo na huwag tayo makipagsiksikan sa mga resort o lugar na alam naman nating masyado ng overcrowded. Medyo mahirap din magbantay ng napakaraming tao, ha? Opinion ko lang naman, hindi naman kailang napakaganda ng lugar or picture perfect. Hindi naman kailang mamahalin for as long as it could serve its main purpose. And what are those? Syempre, kung alam nating safe ang lugar, magkakaroon tayo ng peace of mind, makakapag-relax at makakapag-full recharge tayo. Diba? Mas enjoy yon. Tip number 3. Convenience. Mga ka-istorya, sa panahon ngayon, wala nang kahirap-hirap maghanap ng options. Everything is just in the tip of our fingers. So pindot-pindot lang hanggat makahanap tayo ng tamang lugar, tamang presyo para sa isang hinahangad-hangad na masaya at extremely unforgettable experience para sa ating buong pamilya. Okay? And so be it. Tara, G! At lagi kong ipinapaalala na huwag na huwag kalimutang isama si Mr. Ask. Okay? Mga ka-istorya, hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat sa panonood. At ito po si Kaloy at ito ang Kaloy's Historia. Thanks for watching!